Hi guys, for today's video, magandang araw. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano maglagay ng Play Service, Google Play Service, Google Play Store sa inyong cellphone at para makapag-install kayo ng any Google application. So, eto guys, umpisa na natin. So, dito guys, bibigay ko sa inyo yung link nito kung saan nyo madadownload yung tatlong application na kailangan natin. Kaya, Micro G, Companion, and Framework. So, unahin natin yung Micro G Service tsaka Micro G Companion. So, yan guys. So, dito guys, ang pipiliin natin yung pinaka-latest version. Ito, dito. GMS, yung pinaka-latest. Kasi ito rin bending. Ayan, yung pinaka-latest din na bending. So, yan. Pangalawang application. Okay na, na-download na natin. So, sunod dito guys sa framework, ito yung pipindutin natin. GitHub release page, dyan. Dyan naman tayo pipindot. Tapos, ayan, download natin tong getproxy.apk. GSF pala, GSF proxy. So, ayan, antayin lang natin konti. Ayan lang tatlong application yung kailangan natin sa ngayon. So, ayan, install natin yan guys. Sa isa. So, kahit alin naman mauna dyan, guys, pwede. Install lang natin isa-isa yan. Ayan. Pagkatapos natin ma-install, guys, punta tayo sa app. Sa setting, tapos dito tayo sa app tab, yan. So yan, search natin guys yung micro. Yan, punta tayo dito, services, then yan, draw over app, enable natin, tapos punta tayo sa permission, then yan, i-allow natin yan lahat. Kailangan yan guys, naka-allow lahat, no? So dito, allow all time natin. Ito naman, allow. Yan. Contacts, allow. Media and files, media only. SMS, allow. Body sensor, allow. Yan. While in use. Ito. Post nearby devices, allow. So, okay na guys. Allow na lahat. So, wala tayong problema. Go back and then punta tayo guys sa ano, sa setting nito, yan. Tapos self check tayo. So kung makikita nyo merong hindi naka-check, dalawa, okay lang yan guys, pero dapat lahat. So since iba-iba yung Huawei model, meron talagang ganyan. So yun, pwede na tayo mag-add ng Google guys, Google account natin. Kahit anong Google account, pwede na kayo mag-add guys para to sa Google service. So, yan. Add na natin dito yung Google account natin. Ganyan. Once na ma-add nyo, pwede nyo na siya i-back. Close natin yan. Ayan. Tapos, guys, puno tayo sa dito, sa may taas, yung special access. Tapos, puno tayo sa unrestricted data access. Then, search natin yung micro. Ayan. Lahat ng application na in-install natin, i-check natin yan, i-enable natin. Yan. So, then back. Back pa. Tapos yan, punta naman tayo dito sa launch manager. Tapos search natin micro. So, ang lalabas lang dyan yung framework. So, disable natin to. Kailangan natin i-disable yan. So, yan. Okay na guys. Wala tayong problema sa tatlong application. So, next naman guys, download tayo ng Aurora Store. Aurora na APK. Aurora Store APK. So, ayan. Punta lang tayo sa baba. Hanapin natin yung download APK. Ayan, banda rito. Download APK yan. Download natin. Kumasam ma-download natin guys. Install natin siya.
Ayan, click natin, diretso na install. So open natin. Done muna, tapos punta muna tayo pala sa setting, ayan, sa app. Tapos search natin yung Aurora. Ayan. Tapos punta tayo dito sa permission. Dito naman, make sure na ito yung seselect natin, allow management of all files. So allow natin yan. Back. Then punta naman dito sa open by default. So unverified link. So dito, click natin yung add. Tapos add natin tong dalawang database na to. So kung makita nyo dito guys, hindi na add, no? Iba-iba kasi yung cellphone. So sa cellphone ko, Nova 9, hindi siya na add. So try nyo na lang sa inyo guys. So punta tayo dito ngayon sa security. More setting. Tapos install app from external source. Search natin yung Aurora. So yan, make sure na naka-allow yan, no guys. Allow natin yan. Ayan. Tapos pwede na guys, pwede natin open yung Aurora. So since wala tayong database guys, okay lang yan, maka-install pa rin tayo ng mga application. So try nyo na lang sa cellphone nyo guys. Iba-ibang model, pwede makapag-add ng database from Play Store. So dito naman, punta tayo sa permission guys, make sure na naka-grant lahat to, no? Ayan. So ito lang yung, ayan, ito lang sa baba yung hindi talaga natin mag-grant dahil wala tayong database, no? Walang database na pumapasok sa Google Play Store. So okay lang yan guys, makaka-download pa rin tayo ng Google application. Any application, no? Through Aurora Store. So ayan, meron naman siyang database yung sariling Aurora Store kung saan pwede tayo mag-download ng mga application kahit na ano siya, latest din siya, no? Kahit anong application, pwede siya, updated din si Aurora. So ayan, kung makita nyo, naka-download tayo yung YouTube, Google Map, and meron na rin siyang account, no? Meron na rin siyang account. Tapos sa map, ayan. So lahat ng application guys, madadownload nyo. Google Play Service man or ano, or any application. So yun guys, oh, marami dyan guys, andyan na lahat. Parang Play Store lang din yung Aurora Store. So yun, sana nakatulong sa inyo yung video na to kung paano mag-install ng Google service sa any Huawei phone. So maraming salamat guys, and subscribe lang guys kung gusto nyo subaybayan ang aking mga vlogs and videos na about sa technology at kung ano-ano pa.